Hi guys, I am Charm Conception and welcome to my channel. So for today's video, I will be unboxing yung binigay sa akin ni Rina and Boss Salon or yung Lina and Boss Salon. So kung natatandaan nyo sila guys, sila yung salon na nag-invite sa akin para i-makeover yung hair ko. So nung nakaraan, pinabalik nila ako para pick-upin tong item na gusto nilang i-review natin. So kung gusto nyo malaman kung ano ba yung item na yon, at tingin ko naman makikita nyo siya sa thumbnail, please keep on watching. So ayan guys, buksan natin kung ano tong laman na Lina and Boss Salon na paper bag. So it comes with a paper bag na black, tapos nakalagay lang Lina and Boss Premium Salon. Ayan, sobrang ganda ng ano nila na paper bag, napaka-sleek siya, kaklaseng tignan kasi black and white. So let's see what's inside the box. Tingnan na nga natin. So ayan guys. So this is a hair dryer. So nakalagay dito professional hair dryer. Hair science for you. So this one is from the brand JMW. So ayun guys, sa box pa lang makikita mo na yung mga kiniklaim ni JMW na hair dryer. Dito may nakalagay dito BLDZ motor blocks harmful materials carbon that used to be generated by blow dryers. So ito binablock na daw yung mga carbon na ginagamit sa mga ordinaryong blow dryers. Twice stronger air contributes to faster drying and shinier or healthier hair. So heat is completely isolated for cool air. 6 volume switch, ergonomically designed to minimize discomfort of grip. Low watts yield, high heat efficiency to save energy cost. Electromagnetic isolation and dual safety device. So, sabi dito guys, meron siyang 6 volume switch, tapos isolated yung heat niya, tapos nakalagay dito, ergonomically designed din for the grip. So, tingnan natin kung talagang hindi siya nakakangalay gamitin at kung masarap siyang hawakan. Tapos, sabi dito, low watts din siya, kaya mababa yung electricity na matcha-charge sa atin pagdating ginamit natin. Ayun. Tapos, ang sabi dito, ang ginamit nilang motor dito is BLDZ motor. Ang BLDZ motor daw is gumagamit ng electronic circuit rather than brush. Kasi daw yung brush na dating mga ginagamit sa blower, mas madali siyang ma-wearn off o mas madali siyang masira pag tagal-tagal. Sabi nga dito, it is extended by 10 times compared to similar product. So, mas tatagal daw siya ng 10 times, guys. So, para kay JMW na brand, meron silang iba't ibang products. So, ang nasa akin nga is yung, itong may checkbox, yung M3300BK. So, meron pa silang mga ibang choices. So, lahat ng products ni JMW is available siya sa Rina and Boss Salon. Pwede nyo silang kontakin. I-link ko sa description box down below yung link or yung Facebook page at yung Instagram page ni Rina and Boss para dun nyo sila kontakin if ever na-interested kayo na mag-purchase ng JMW na hair dryer. Tapos, available nga rin pala siya guys sa Abenson. So, ililink ko sa description box down below yung link ni Abenson kung makikita ko siya doon. So, ayun guys, i-unbox na natin siya. So, pagka-open mo ng box, meron siyang bilog dito, tsaka isa pang bilog na butas. Ito pinangiipit dun sa pinaka-bibig ng blower, tapos ito naman yung the nozzle. So, pagkabukas mo yung nozzle, agad ang makikita mo. Magandang nozzle niya guys kasi hindi siya malutong. Kasi di ba pag malutong, pag bumagsak nasira agad. Nasisira agad. So ito, hindi siya malutong. So magandang nozzle niya. Tapos, ano pa ba yung nasa loob ng box? So, paghugot mo yung blower agad or yung hair dryer ang makikita mo at saka manual. Tingnan muna natin yung manual. So, ayan nga nakalagay, JMW Professional. Tapos, guys, makikita rin dito, meron siyang instruction for use, product warrant, after sale service, precautions and general recommendations, part description, technical data, and appliance features. So, yun yung mga makikita natin dito sa manual. Ito yung itsura ng hair blower, tingnan nyo.
Alam nyo, pag hawak nyo siya, para kang professional. Kasi diba, nakikita ko lang yung mga ganitong hair dryer sa mga professional salon, yung mga mamahaling salon. Ganti itsura ng mga hair dryer nila. So, ayan guys. Kung makikita nyo siya, meron agad kayong makikitang switch button dito sa pinaka-handle niya. So, this one is for the hot or cold option. Tapos, ito naman yung controls. So, sa pinakababa, pag nakababa tong switch na to, ibig sabihin, naka-off siya. Tapos, pag nasa gitna, low. Pag nasa pinakataas, high. Yung itsura niya, guys, sobrang ganda niya, sobrang sleek lang niya, sobrang klase niyang tignan kasi plain black, tapos hindi siya matte na matte, hindi rin siya glossy. Nasa in-between siya ng matte and glossy. Yung texture niya, ganun din. Tapos yung grip niya, totoo yung sinasabi nila na talagang ergonomically designed siya for the grip. Kasi, di ba yung ibang hair dryer or hair blower, ang hirap magsalita kasi natanggalan ako isang bracket ng brace, guys. Yung ibang grip ng hair blower or hair dryer is mataba, tapos yung iba naman sobrang payat. So, ito, sakto lang siya sa kamay mo, payat ka man or mataba, mahaba man or malaki yung kamay mo. Saktong-sakto lang siya. Tapos, medyo, ano siya dito guys, meron siyang bend or concave yung area dito para pag hinawakan mo, pasok yung pinaka-area mo dito. So, ayan siya. Ang ganda pa ng design niya kasi, alam yun, parang kitang-kita mo agad yung laman ng loob ng hair dryer mo, makikita mo talaga siya kasi nga butas-butas yung pinaka-area dito. Tapos ang haba ng pinaka body nitong hair dryer natin. Tapos ikabit lang natin si nozzle. Tingnan natin kung madali siyang ikabit. Ayun guys, meron siyang indicator kung saan niyo itatama yung nozzle. Ayan, kung makikita niyo. Ayan, meron ito oh guys. Tapos yung nozzle, meron din siyang, ayan, ito. So, doon mo siya itatama. Meron siya para sa taas, ibaba, tsaka sa side. Kasi diba yung nozzle, pwede siyang nakaganyan. Pwede rin siyang nakaganyan. So, depende sa preference mo or kung depende sa grip ng paghahawak mo. So, try natin ikabit kung madali. Sobrang dali lang niyang ikabit. Pwede ba siyang ikutin? Pwede, maglalak siya guys. Pag tumama kayo dun sa pinakalak niya, mararamdaman yung naglak siya. Tapos, try naman natin tanggalin kung madaling tanggalin si nozzle. Teka. Madali lang din siyang tanggalin. Tsaka, alam mong matibay yung nozzle kasi makapal talaga siya. So, ayun guys, itry natin si hair dryer, insert king clip kanina. Tapos, bibigyan ko ng verdict kung okay ba itong si JMW na hair dryer. Hi guys! So, ngayon, out... Hi guys! So, ngayon, tapos na akong maligo. Kita nyo naman, tuwalyang-tuwalyang Ate Charm nyo at naka-bathrobe pa ako. Kasi nga, kaliligo ko lang. So, nag-makeup na lang din ako para presentable naman akong tingnan sa harapan nyo. So, ngayon, itatry natin. Pasensya na nga pala guys kasi medyo may ubo-ubo ako ngayon. Itatry na nga natin si JMW na hair dryer. Tingnan natin kung totoo yung mga kiniklaim niya kanina. Kung totoo bang okay yung temperature niya na less yung damage na makukos nyo sa hair mo. At kung totoo bang less noise talaga yung maririnig natin sa kanya. Kasi diba, with other hair dryers, talagang sobrang ingay niya. Lalo na pag malapit na sa tenga mo, masakit talaga siya sa tenga. So, tingnan natin kung talagang totoong less noise yung ibibigay sa atin ni JMW. So, tanggalin na natin ating tuwalya sa ating buhok. Ayan. Wet look. Pakisalo. So, ayan ang itsura ko pag ako'y basa pang aking hair. Ano ba mga pinagsasabi ko? So, tingnan natin guys kung maganda ba talaga siya sa hair. Ang gagawin ko na lang pala, para ma-compare natin, the other half of my hair, I will use the heat option, yung mainit, ang gagamitin natin sa half ng hair ko. Tapos, sa other side naman is yung cold air ang gagamitin natin. Okay guys! So, ayan guys, testing ko nga. Pag nakapress yung button dito, ibig sabihin, mainit yung ilalabas niyang hangin. Pag hindi naman siya nakapress, cold air siya. I have here with me my comb. Ito yung ginagamit kong comb, guys, pag basa yung buhok ko. Kasi, diba, pag wet yung hair natin, mas prone siya sa breakage. And, yun nga, sa breakage nga. So, mas prone siya doon. Kaya kung ginagamit ko is wood comb. Kasi nga, ang wood comb, less friction ang ibibigay niya sa hair mo. So, ang gagamitin ko muna is yung hot option. Press ko lang. So, ngayon guys, gamitin na natin si JMW hair dryer. Ang gagamitin ko muna is yung low.
na option niya. Tapos, ituturn natin siya sa high. So, maglo-low muna ako kasi gusto ko munang tignan kung gano'ng kainit yung low at kung gano'ng kalakas yung air na ipoprovide niya pag low pa lang. Tingnan din natin guys kung less noise talaga siya. Buksan natin. Dinig niya ba? Iya-high ko siya ha. Yung tunog niya guys, to be honest with you, maingay din siya. Pero not to the point kagaya nung, nung isang blower na ordinaryong blower na pag narinig natin is yung parang dinig natin yung ikot ng machine sa loob ng blower na eto talaga maririnig mo lang na pure air. Parang walang umiikot na machine. Tsaka hindi siya mas maingay, mas less nga talaga yung noise niya. Pero pagkatulad lang din siya ng mga dating blower natin na talagang maririnig mo yung air. Tsaka guys, ayun pa pala, yung pinaka-high option nito, as in high talaga. Hindi kagaya nung isa kong blower na yung high option niya, yung pinakamataas na, hindi pa siya ganun kalakas yung hangin na binubuga. Yung cold air, tanggalin ko siya sa pagkakapress. Ang init guys ha, sobrang init, wala electric fan. Kaya agad tayo. Oh, guys. Walang kainit-init yung cold air. Pwede sa mga pinagpapawisan. Dahil pawis na ako, pahangin muna tayo. So, ayan guys, try ko na nga si hair dryer ni JMW. Ano nga ba yung verdict at masasabi ko sa kanya? So, di ba guys, kanina ko nakita niyo yung clip, hinati ko yung buhok ko sa dalawa para i-dry yung kabilang hair ko using hot air and the other half of my hair is using cold air. Wala ko supply ha. So, ano ba yung difference niya pag hot at cold air yung ginamit mo? Of course guys, pag hot air yung ginamit mo, syempre, madadagdagan ng damage yung buhok mo. Pag cold air, less damage yung ikokos niya sa hair mo. So, with hot air, syempre, pag hot air ang ginamit natin sa pag-dry ng hair natin, mas less yung mga tutsang na makikita natin. Mas para siyang plancha look, ganun. Pag cold air, as in tuniyo lang yung hair natin, pero less tutsang din, pero hindi kagaya ng sa hot air. Sa softness naman, halos parehas lang yung pinibit, tumalusin yung labi ko. Halos parehas lang yung binigay niya sa aking lambot sa buhok ko. And for the shine, I can say na talaga nag-provide siya ng shine sa buhok ko, lalo na dito sa upper area. Talaga nakaka-shine siya, lalo na yung sa hot option natin. So, ayun guys, I think I'm in love with this hair dryer. Kasi nga, sobrang sleek niya, sobrang klase niyang tingnan. Tapos, yung sinabi nga niyang less noise talaga siya. Tapos yung high option niya or yung high control niya, as in high talaga. Hindi kagaya ng ibang blower na yung high option nila, parang nasa middle lang nito. Hindi siya yung kagaya ng high nito na sobrang lakas talaga. And the good thing about it is, may cold option siya or yung cold air. Kasi diba guys, kailangan nating mga girls na talagang damage yung hair, kailangan natin yung option na cold air. Kasi diba, ang hirap naman na aalis tayo ng bahay, tapos mag-hair dryer tayo, magka-plancha tayo, sobrang heat na yung pinaprovide natin sa hair natin. So maganda talaga yung mga blower na merong cold option kasi nga, pwede naman natin tuyuin yung hair natin using the cold option. Tapos, para ma-achieve natin yung plancha look, i-plancha na lang natin. Hindi yung doble-doble pa na heat yung nilalagay natin sa hair natin, which is not good. So, ayun guys! Salamat sa panonood at sana nagustuhan niyo rin tong hair dryer na to. Kung gusto niyo talaga siyang subukan, i-check niyo na lang sa description box below. Ililink ko siya doon guys. So, ayun guys! That is the end of my review with this JMW hair dryer. Kung nagustuhan niyo tong video na to, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe! Bye! Maraming salamat!